Next naman yung is yung tinatawag natin ano, unayan natin ito. Yung tinatawag natin uniform load. So kapag sinabi natin uniform load, rectangular load yan. Okay, tinatawag rin siya rectangular load or uniformly distributed load. Ibig sabihin, uniform yan, pantay-pantay. Ayan, pantay-pantay yung ating load dun sa structural member o sa structure natin. So pantay-pantay yan. Ito, itong height na to, minsan tinatawag natin siyang W. At ito ay nakakilonewton per meter or pounds per foot. Okay, kasi na distributed load eh. Dinidistribute siya sa length. Okay? O kung sa height naman, dinidistribute siya sa height. Okay, yung pangatlong ano natin, yung pangatlong type natin is yung tinatawag natin non-uniform load. Ibig sabihin, hindi siya rectangular. Pabago-bago siya. Okay, nag-vary. Yun ang ibig niyang sabihin. So, meron siyang dalawang type. Yung ating triangular load. And yung ating trapezoidal load. So, nag-vary ito. So, paano yan? Paano siya naging non-uniform? Kasi yung triangular load natin, mag-i-start sa zero, papataas ng papataas yung load. So, nag-vary siya from zero to some load. Okay? So, ito yung ating triangular load. Ito yung mga pinapa-ano sa inyo, pinapa-solve sa inyo nun sa status of rigid bodies, okay? And strength of materials. Kapag trapezoidal load naman, it's either mag-start siya sa malaking load, then papaliit na load. Okay? Yan yung trapezoidal load. Or, ang trapezoidal load natin is a combination of what? Of rectangular load and triangular load. Okay? So, next and last topic natin is yung ating structural design method. So, once na matuto na kayo mag-analyze, okay? So, nagkaroon na kayo ng analysis ng structure, magkakakuha tayo ng iba't ibang types of loading, yung internal loadings natin, pwede na tayo mag-structural or mag-structural design. Okay? So, meron na iba't ibang ano, design method na ginagamit. So, sa ibang bansa, nandyan yung sasabi nilang ano, ACI, okay? Or American Concrete Institute. Kapag steel naman, yun yung AISC. Okay? So, sa yung code naman natin dito sa Pilipinas is yung NSCP. So, yung NSCP is, ano, buo na. Andyan yung concrete, andyan na rin yung steel. At yung NSCP natin is halos-hango sa ACI and AISC. Okay? So, dito sa, ano, sa Western, itong, sa ACI, sorry, ito. Sa ACI nila, meron dalawang design method dyan. Yun yung WSD or Working Stress Design and SD or Strength Design. Sa steel naman nila, AISC, okay, ang steel nila is yung tinatawag na ASD and LRFD. Okay, so hindi ko na masyadong ano, pakaka-discuss itong mga to kasi tawag ito, sa structural design subjects na siya. So, sa analysis lang tayo. So, introduction lang to ng ano, or brief intro lang to ng structural design. So, itong working stress design is pareha rin sa ASD. Itong SD pareha rin sa LRFD. So, sa NSCP, gumagamit rin tayo ng dalawa. WSD and SD, ASD and LRFD. So, yun yung ating chapter 1 for structural theory. So, thank you for watching. Bye-bye.